gabi po sa bawat isa. Makipagbukasan po kayo sa akin sa 1 Peter chapter 4. Unang Pedro kapitulo 4. Pabasahin po natin ang talatang 17 at 18. No, 1 Peter chapter 4. Simulan po natin sa talatang 17 hanggang 18. Pagkatapos tatalon po tayo sa Mateo chapter 24. Pero stay muna tayo dito. Sa mga nakaraan po nating camping last year, final hour, no? Ano pa? Last day, kung mararamdaman po na ang katulad po ng team natin ngayon na a sense of urgency, kung i-check po ng mga mananampalataya ang sarili nila, meron silang mararamdaman doon sa loob na kahit walang magsabi sa'yo eh. Alam mo na malapit nang dumating ang Panginoon. Merong sense of urgency doon sa loob mo na kailangan mag-apura na. No? Kasi kung matatandaan niyo po yung kwento nung Samaritano, sabi niya nung nakita niya yung isang sugatan na tao, ibinigay niya sa isang katiwala. Nang sabi niya, pagkaraan ng dalawang araw, babalikan ko siya. At lahat ng nagastos mo, lahat ng inabono mo, lahat ng ginugol mo para gamutin siya, babalik ko sa iyo. Kung titingnan po natin yung simbolo ng kwentong yun, yung may sakit po ay Hudyo. Pwedeng i-represent ng literal na Hudyo at pwede rin i-represent ng isang makasalanan. Yung katiwala doon sa inn ay nire-represent ng simbahan. At si Jesus po yung Samaritano na pinoportray doon. At ang sabi niya, ipagkakatiwala ko sa iyo mga makasalanan, kausap po niya ang simbahan, at sabi niya, gamutin mo yan. At lahat ng magagastos mo, lahat ng fundraising mo, lahat ng ginugol mo, lahat ng pagod mo, ibabalik ko sa iyo. Huwag kang magtipid. Minsan mag-iisip ka. Kasi ang ibig sabihin nun, lahat ng kung ano ang meron ka, kailangan ang unbeliever na to ay mailigtas mo. Bakit? Kasi sabi niya, after 2 days, pagkaraan ng 2 araw, ang 1 araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa atin. At ang 1,000 taon sa atin ay 1 araw sa Panginoon. At ang sabi niya, pagkaraan ng 2,000 taon, actually po, kung i-check natin, common sense na lang, approximation, nagsimula ang araw ng Panginoon nung year zero. Approximation na lang. Huwag na tayo mag-eksakto. 2023 na ngayon, meaning 2,000 years na. At ang approximation po rito, dahil kasi meron pong Gregorian calendar, meron Jewish calendar, at same lang ang sinasabi po,
Dalawang libong taon na ang nakakaraan nung namatay si Jesus. Muli siyang nabuhay, paparating na siya. 2 days na. Sabi niya, lahat ng unbelievers na dinadala ko sa iyo, lahat ng mga kaluluwang dinadala ko sa simbahan niyo, gamutin mo yan. At ang lahat ng abono mo, lahat ng pagod mo, lahat ng efforts mo, papalitan ko. Yun ang dahilan eh, kung bakit sa maliit at iba't ibang paraan na kaya natin na mag-fundraising para lang makapagdala ng tao sa kamp. Sometimes, iniisip mo, insignificant. Na parang, ilan lang ang madadala nito? Pero, sabi ni Jesus, lahat ng pagod mo, babalik ko. Andun yung pagkakatiwala niya doon sa mga kaluluwa. Nalala ko po yung isang kwento po ni Kenneth Copeland. Si Kenneth Copeland po ay same lang ang calling kila Kenneth Hagin, prophet and teacher. No, mas mahaba lang ang buhay ni Kenneth Copeland. Pati yung mga teachings niya at outline niya, kinuha lahat niya kay Kenneth Hagin. One time, si Kenneth Hagin po ay nag-sermon kay Kenneth Copeland. Ah, sorry po, nag-prophesy. At sabi niya, ganito ang mangyayari at nangyari po. One time, si Kenneth Copeland po ay speaker sa isang simbahan. At ito pong simbahan na to, katatapos lang ng crusade. Katatapos lang ng gawain. At nagtanong si Kenneth Copeland, sabi niya doon sa pastor, doon sa mga tao, doon sa simbahan, hindi ba katatapos niyo lang mag-crusade? Bakit parang walang nagpa-follow up doon sa mga kaluluwang tumanggap? Sumagot po itong mga tao at yung pastor at ang sabi, eh kung talagang naboy na ganyan, babalik at magsisimba yan. Sabi ni Kenneth Copeland, hindi niyo napapalo. Sabi ni nung mga tao, hindi na. Kasi kung talagang laboy na ganyan, kung talagang tumanggap sa Panginoon yan, kahit di mo palo, babalik yan. Eh, sumagot ngayon si Kenneth Copeland. Sabi niya, bukas uuwi na ako. Nagulat ngayon yung pastor. Sabi, hindi mo na itutuloy. Sabi niya, hindi na. Bakit? Kasi alam ni Kenneth Copeland, walang mangyayari sa pagod niya. Ang mga kaluluwa na ibinigay sa iyo ng Diyos ay hindi natatapos sa ng pag-aalaga kapag ka napatanggap mo lang. Ipapaluan mo yan. Papastoran mo yan at bago yan magkaroon ng calling na lumitaw yung calling sa kanya, magbibilang ka ng taong. Hindi po tayo paktorya ng robot na pagkaraan po ng isang araw na na-assemble mo yung kotse, pwede mo nang paandarin, hindi. Sabi ni Kenneth Copeland, uwi na ako. At sa pag-uwi niya, narinig niya na nagsalita ang Espiritu ng Diyos. Sabi ng Panginoon, hindi ko nabibigyan ng mga kaluluwa ang simbahang yan. Bakit? Pinapabayaan nila eh. Check po natin yung mga efforts natin. Kausap ko po rito mga believers. At the same time, maya-maya ng kaunti yung mga baguhan. Sabi niya, after 2 days, yung 2 araw na yan, pagkaraan ng 2,000 taon,
Ang 2,000 taon na yan, patapos na. 2023 na ngayon. Sabi ko nga, approximation, may konting pandaraya rin yan kasi dapat zero. Year zero, kaso naging pinanganak si Jesus 30 years after siyang pinanganak. Kaya 30 AD. Before noon, BC. Kaya sabi niya, pagkaraan ng 2,000 taon, babalik ako. At yung 2,000 years na yan ay almost narito na. Sabi niya, gawin mo lahat ng pwede mong gawin. Pinagkatiwala niya doon sa simbahan yung pag-aalaga doon sa kaluluwa. Gamutin mo yan. Gastusan mo yan. Abunuhan mo yan. Alagaan mo yan. Huwag kang magtipid. Pagkaraan ng 2,000 taon, almost nandito na tayo. May mga tao po sa abroad na from time to time natawag po sa akin dahil nakikita nila yung mga senyales ng muling pagbalik ni Jesus. Meron po kasing mga raptures na nangyari sa church, sa history ng Bible. Hindi naman itong rapture na hinihintay natin. May mga rapture nang nangyari. Yung first na rapture na nakalagay po sa Genesis, yung unang rapture, may pangalawa, may pangatlo. Madali namang ma-distinguish, madali lang makita. Ngayon po, nagtatanong sila na ito na ba yung rapture? Boy, sabi nila sa akin. Bakit? Kasi mismo sila sa Amerika, may mga tindahan na sa Amerika na naghindi na uma-accept ng cash. May mga establishments na doon sa Amerika na hindi na tumatanggap ng cash. Card na lahat, sinuswipe. At kalat naman na, although ayaw ng iba na magpalagay ng maliit na microchip dito dahil masakit kasi laki lang ng butil ng bigas. I-injection sa'yo, wala ka ng credit card na dala, wala ka ng ATM na dala. Isuswipe na lang yung kamay mo, mababasa na. Tinatanggal na nila ang cash. Check nyo po, itong week na to, may sinabi na si Biden. Siguro maganda, i-post ko rin sa Rema Pills. May mga lugar na nawala ng cash. Ayaw na lang tumanggap ng cash. Kaya wala ng cashier. Sinasabi po ni Jesus, after 2 days, babalik na ako. At yung 2 days na yan ay almost nandito na. Meron po kasi dito sa Biblia yung tinatawag na rapture at saka yung second coming. Magkaiba yan. At may mga tao po na nakikipag-discussion po sa akin tungkol dito at malinaw namang nakikita ko na na-mix nila, na halo-halo nila yung sinabi ni Jesus patungkol sa second coming at yung patungkol sa rapture. Na mix-mix na nila yan. Hindi na nila alam kung alin yung second coming sa rapture. Umasa na sa sariling talino. May mga tao po na nagsasabi na ang rapture naganap na. O dinaiwan na pala tayo lahat. May nagsabi naman na pagkatapos ng Great Tribulation, doon magra-rapture. May mga nagsasabi naman na sa gitna ng Great Tribulation, bakit 7 taon ng Great Tribulation? Sa kalagitnaan yan, doon magaganap yung rapture, yung mid-trib na tinatawag. Magulo na. Pero tayo po dito sa Rema, ang paniniwala
Wala po natin ay bago mag-Great Tribulation, kailangan mag-rapture muna kasi hindi ka padadaanin ng Diyos sa Great Tribulation. Magkakaroon ka ng mga tribulations pero hindi great yan. Sabihin mo sa katabi mo, yung init na nararamdaman mo, wala pa yan. Sa loob ng isang linggo, magtitiis tayo ng init dito sa Nueva Ecija para hindi tayo magtiis ng init sa impyerno. Sabihin mo nga sa katabi mo, kung dito pa lang, hindi ka makatagal. Gusto mo nang umuwi sa init. Tinatanong nila ako kung alin daw ang ito na ba, yung rapture, ganyan. Eh ako naman may nagtatanong din sa iba. Okay, hindi ko naman susuluhin ito. Nagkukonsulta rin ako sa iba, nakikinig po ako sa mga taong pinagkakatiwalaan ko na tama, totoo, na andun yung anointing. At siyempre, hindi ka kong magde-decide. Kung ba yung tama, mali po ang post-tribulation. Na pagkatapos ng tribulation, yung mga tao natatakan na tsaka lang magra-rapture, wala pong ganun, malayo. Meron naman yung nasa gitna. Ang paniniwala po natin, tayo po ay pre. Bago lumitaw ang Antikristo, kukunin tayo. Pero sa mga tao pong hindi nakakaunawa, ngayong week, pag-uusapan natin ang end times. At ito po, sabi niyang ganun, sa verse 17, si Pedro po ang nagsabi, dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa mga hinirang ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, magsisimula ang hukom o ang judgment sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, magsisimula ang judgment sa church natin. Minsan, may mga tao po sa hirap nila, sa hirap nilang mag-soul winning. Ewan ko kung may tagarema bang magsasabi ng ganito. Nasabihin nila, sana hatulan ng Diyos yung mga taong tanggi sa soul winning. Ilang kaya minumura dyan kapag ka nagkakatok, magsishare. Sana hatulan sila sa, pag kayo pumunta ng impyerno, yung mga ganyang mga salita. Tingnan niyo po. Pero sinasabi niya rito, dumating na ang panahon ng paghukom. Hindi darating ha, kundi dumating na at ito ay magsisimula sa mga born again. At kung sa atin ito magsimula, ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Hindi yung unbeliever ang unang hahatulan kung hindi tayo. Alam niyo po, ibig sabihin ng hatol dito, yung judgment. Masyadong broad, masyadong malaki, masyadong malawak. Pero makikita mo yung sa isang area, sa isang lugar. Kung natatandaan nyo yung kwento ko kanina na ang sabi ng Diyos doon sa mga taong hindi nagpa-follow up, ang sabi niya, hindi ko na bibigyan ang kaluluwa ang simbahang yan. Wala nang na-born again doon. Nagbilang na sila ng dekada. Wala nang na-born again doon sa church nila. Bakit? Ayaw na ng Diyos eh. Yun yung judgment. Piniriyudan na ng Diyos. Ayun yung isang judgment. Na sa buhay mo, sa effort mo, sa mga ginagawa mo, nagpiniriyudan ka na ng Diyos. At kahit na anong gawin mo, wala nang mangyayari. Itong mga taong ito na kinukwento ko po sa inyo, bakit? Wala na bang dahilan ng Diyos? O, hindi na ba pwedeng magalit ang Diyos?
Hindi na ba? Puro love na lang ba? May mga tao po ako na kilala personally. Hindi nagsisimba. Hindi nagpe-pray. Hindi aktibo sa gawain ng Panginoon. And yet, ang paniniwala nila, ligtas pa rin sila. Bakit? Ang Diyos daw mabait. Bakit na? Dinadalaw ka na ng Diyos. Huli nang pagkalapit sa iyo ng Diyos. Huli nang tawag sa iyo ng Diyos. Huli nang panliligaw sa iyo ng Diyos. Miyak si Jesus. Sumigaw siya. Sabi niya, mas mabuti pa ang Sodom at Gomorrah. Pero ikaw, dinadalaw ka na ng manlilikha mo. Ayaw mo. Pineryudan niya. Yung isang form ng judgment, yung nag-period sa iyo ng Diyos. Lana. At sabi niya, dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa mga hinirang ng Diyos sa church, magsisimula ang judgment. Hindi sa unbelievers, hindi ito sa mga tao sa labas, sa ating. At sabi ko nga, may mga tao po kong kilala personally na di nagsisimba, di nagpe-pray, hindi aktibo, walang involvement sa gawain ng Diyos. Nagbibigay lang ng gano'n, nagpapadala ng tithes. Dahil ang katwiran nila, maliligtas pa rin naman daw sila kasi ang Diyos ay pag-ibig. Oo, ang Diyos ay pag-ibig, pero siya ay isang Diyos na nagja-judge din. At ang sabi niya rito, magsisimula sa mga hinirang ng Diyos at kung sa atin ito magsisimula, kawawa lalo ang mga taga-labas. Ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Verse 18, tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid, bi mga sa katabi mo, di ka pa naman kuba, ano? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na umiinom, di ba? Hindi ka na naninigarilyo. Kasi sabi mo, hindi ka na nagmumura. At hindi ka na nagtitiktok. Kasi sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo, kung siya ay babae, ha? Kung siya ay babae, sabihin mo, at ang type mo ay lalaki na. O ngayon, kung siya ay lalaki, sabihin mo, at ang type mo ay babae na. O ngayon, kung umuoy yan, sabihin mo, matuwid ka na. Tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas. O ngayon, ano? Titigan mo yung katabi mo at sabihin mo, huwag kang kasiguro. Wala ka pa sa langit. Bima, dito ka pa sa mainit na camping. Tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas. Halos may galibawaw. Yung mga tao nagpupumilit na mabuhay ng matuwid, trying hard, ay halos hindi maligtas. Ano kaya ang kahinatnan ng mga taong makasalanan na di kumikilala sa Diyos? Dito po sa ano, huwag nyo nang buksan, isulat nyo na lang o tandaan nyo. Psalms 14 verse 1. Sulat nyo na lang po. Sabi niya, ang sabi ng hangal, walang Diyos. Ito po yung sinasabi po ng mga tao po na marunong sa Biblia. Ito yung verse na para sa mga atheists. Ang atheists po,
Ito yung mga taong hindi naniniwala na may Diyos. Hindi katulad ng iba na agnostics, kung tawagin, sasabihin nila, hindi ko alam kung may Diyos o wala, pero kung sino, hindi ko alam. No, open pa sila. Hindi katulad ng atheists, nag-period na sila na walang Diyos. Atheists. Yung verse na yon, sinasabi po niya na ang sabi ng hangal, walang Diyos. The fool says in his heart, there is no God. Pero kung pag-aaralan mo po yung verse na yon, ang sinasabi niya, ito po eh. Kasi ang mga totoong atheist, no? Lalabas po ako, no? Mainit dito sa likod. Magkwento lang ako. Meron kasi yung isang uri ng ano, ng langgam. Pero ang totoo, hindi po siya langgam, putakte. No? Wasp. Isang uri po ng langgam, pero hindi siya langgam, ano siya? Putakte. E di hindi siya langgam, putakte siya. Pero ang itsura niya at ang kilos niya ay kilos langgam. Pero putakte siya. Pero dahil gusto niyang nakawin yung mga anak nung langgam para gawin niyang merienda, papasok siya rin sa langgaman at kikilos siya hanggang sa unti-unti, hindi siya mahalata ng mga langgam. Eh, dinilapa siya kung kilala siya rin, kung halata siya. Pero unti-unti, nagpapanggap itong langgam na ito. Unti-unti, itong boy na ginato, nagpapanggap na okay siya. Ngayon, dahilan sa mukha siyang langgam at kilos langgam, nakakalusot. Nakakain niya itlog ng langgam. Naitatakas niya hanggang sa mamaya, lilipat na siya, kainin na niya. Ngayon, hindi siya papansinin ng ibang langgam kasi mukha siyang langgam eh. Yun yung panta, doon siya nagtatago, doon siya nagkukubli para hindi siya mahalata. And may sinasabi po ang Biblia na kung patuloy kang nagtatago. No, unti-untiin ko lang 'to, hindi naman. Ngayon, yung minsan kasi sasabihin natin na tayo po ay hindi atheist. Hindi tayo mga Kristiyano, niniwala tayo sa Diyos. Hindi tayo atheist, hindi katulad, ang atheist nga, hindi naniniwala na may Diyos. Pero maniwala po kayo, ang talagang atheist ay yung mga nandun sa simbahan. Yung totoong atheist, hindi mga komunista yan. Ang totoong atheist ay yung nandun sa church. Labihin mo sa katabi mo, taga-atheist na bansa ka ba? Yung nandun sa simbahan. Bakit? Sila kasi yung nagsasabi na sa bibig, o naniniwala ako sa Diyos, nagpe-praise the Lord yan, tumatalon-talon pa yan. So tingnan nyo pagka nagtalo na ng mga tao sa saya, sobrang taas ng talo, tutusok yung ulo nila rin, no? Tapos hindi na makababa. Kasi taas itong ano, praise the Lord, ganyan na yan. Pero ang totoong atheist, eh yung mga Kristiyano, yung mga tao nagsasabing Kristiyano, pero ayaw gawin ng kalooban ng Diyos. In other words, sabi niya ganun, makakalusot ako at maintindihan ako ng Diyos. Yung mga tao na nagsasabi na boy na gin ako, nagtatangs nga ako eh. Pero ang totoong atheist, yung mga tao na ang ginagawa ay para nilang sinasabi, makakalusot ako. Hindi ako hatulan ng Diyos. Sabi mo sa kanta mo, di ba dapat matagal ka ng worker? Alam mo yan eh, sabi mo, alam mo yan eh. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa mga inirang ng Diyos at kung sa atin ito magsimula,
Ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos, pipiyok na ako. Kung ang mga matutuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Alam niyo, meron pa rin ito, yung sinners sa kamay ng isang galit na Diyos. No, may librong ganyan eh. At kung yung mga born again na ay halos hindi maligtas, yung mga sa katabi mo, mayos ka. Hindi, kung pwede nyo sa bunutan nyo, no, sirain nyo yung buhok nyo, sabihin nyo, mayos ka. Sabihin mo, huwag mong sabihin sigurado kang sasama sa rapture. Ito po sinasabi niya, kung sabi niya, tulad ng nasasaad sa kasulatan, nasa Proverbs ito eh. Pero hindi natin topic yun eh. Sinasabi niya sa Proverbs, yung ginagawa mo dito sa lupa, gagantimpalahan ng Diyos dito sa lupa. Yung ginagawa mo dito sa habang buhay ka pa, gagantimpalahan ng Diyos habang buhay ka pa. Sabi niya, tulad ng nasasaad sa kasulatan, yun po yung tinutukoy dito. Kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ulitin mo nga sabihin mo sa katabi mo, huwag kang kasiguro. May isang simbahan dito sa pitong simbahan, yung isang church sa riyan. Check niyo po, maiksi lang yan eh. Sabi niya gano'n, hindi pa kita pwedeng iharap. Hindi ka papasado. Tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga taong, ng mga makasalanan na di kumikilala sa Diyos? Punta po tayo sa Matthew 24. Matthew 24. Verse 1. Hindi po natin tatapusin ito dahil whole week kung tatagal po kayo sa init. Maintindihan din ito ng mga baguhan. Huwag po kayo mag-alala. Matthew 24, nandito po yung napakayamang information tungkol sa katapusan ng mundo. Very loose yung pagkasabi ko na katapusan ng mundo. Bakit? Kasi ang katapusan po ng mundo ay hindi magaganap. No? Wala po nakalagay sa Bible na ang mundo ay magugunaw. Wala. Pero may tinatawag po silang katapusan ng period o age. Sabihin natin, hindi ka na teenager kapag ka ikaw ay 50 na. Bakit? Nag-stop ka nang maging teenager nung ikaw ay 19. Nung 20, hindi na, kasi 19, teenager, teen. Nung 18, teenager ka rin kasi teen ang huli. Nung 16 ka, ngayon, teenager ka, kaya nga 16, 17. Ngayon, nag-stop ka ng maging teenager nung hindi ka na teen. No? At pumasok ka na sa pagiging toddler. Bakit? Kasi ang tigas ng ulo mo. At sinasabi niya rito, ito yung time na sabi niya, ano ang magiging katapusan ng period? Yung tapos na, yung part na yung kasi may susunod na. At sabi niya, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya sa verse 1, nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Ito yung pangalawang templo na nabuo. Yung unang templo, winasak ni Nebuchadnezzar. Tapos ang susunod, yung ginawa po nila ni Hemaya. Noon. Ito yung tinitingnan na laki-laki isang engineering pit, kung tawagin isang megastructure na walang mga crane nung unang panahon. Walang mga simisemento, pero kaya nilang gumawa ng simento para pagdikit-dikitin yan. Alam niyo ba yung unang templo, ang lalaki ng mga bato, pero sa mismong construction site kung saan ginagawa ang templo, wala kang maririnig na pukpok ng martilyo.
ang tahimik. Hindi katulad ngayon kung ano-anong mga drills, mga ano-anong mga pumapalo, nagmamartilyo rin, naglalagari dyan, nagdi-drill dyan. Pero nung sinaunang panahon, wala. Yung mga bato doon ginagawa, sukat na sukat yan. Hindi makakapasok rin ng tubig. Doon sa dalawang batong pinagdikit na ganyan, sukat na sukat, isusukat, ipapasok sa dingding pit na pit. At sabi niya ganun, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya, nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Ang ganda! Sino po sa inyo nakapunta na sa Taguig na yung Little Venice ba yun? O Benista? Ano bang tawag doon? Yung sa Little... basta, yun na yun. Wow, ang ganda rito. Yung mga tao nagsasagwa na ganyan, no? Ngunit sinabi ni Jesus, nakikita ninyo ang mga gusaling iyan, tandaan ninyo, darating ang araw na wala nang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Bakit? Yung second temple, mawawasak. Lahat ay iguguho. Verse 3, nasa bundok ng Olibo si Jesus, samantalang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba magaganap ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Yung second coming, no? Yung second coming. Sabi niya, yung muli niyong pagparito. Second coming at ang katapusan ng mundo. Ulitin ko po, ang mundo po natin ay hindi magugunaw. May matatapos lang riyan. No, may period, halimbawa grade 1, next, matatapos ang pagka-grade 1 mo, papasok ka sa grade 2, hanggang sa makarating ka ng grade 12, pagkatapos no, mag-college ka na. May mga ending yan. Sabi niya, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo at huwag kayong mailigaw ni naman. Bakit? Kasi nga, napakarami pong mga tao na mix-mix nila, na paghalo-halo nila yung mga sinabi ni Jesus na hindi mo na alam yung rapture sa second coming. Pero sabi niya, huwag kang paliligaw. Verse 5, sapagkat maraming paparito, ito po yung mga signs. Okay, sasabihin mo number 1. Sabihin mo, number 1. Sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas. At marami silang maililigaw. So yung palatandaan na tapos na, yung 2,000 years. Yung palatandaan na ending na. Ando ka na sa dulo ng 2,000 years, ando ka na sa dulo ng dalawang araw at babalik na siya. Ang sabi niya, may mga Mesiyas, may mga Kristo na magpapanggap na darating at ang lakas ng loob na sasabihin sila si Kristo. Alam niyo po ba, sa mga top 5 na mga nagkukunwaring si Kristo kasama ang Pilipinas? Mga nagpapanggap na ako si Jesus. Naku, huwag kang maniniwala kahit kailan na si Jesus ay nakatira sa Marikina at may kasamang asawa at anak. Huwag kang maniniwala doon. Sabihin mo, saan sa Bible na may naandun si Jesus sa Marikina? No, huwag kang paliligaw. Pero alam, maniwala kayo. Sa top 5 na mga nagpapanggap, sa Amerika, ang dami. No? Pero isa sa mga nagpapanggap na andito, na siya, si Jesus, andito sa Pilipinas, taga-Pilipinas. Kaya iyan ang isang sign, sabi niya ganun, sapagkat maraming paparito ang sa aking pangalan at magsasabi na ako ang Mesiyas at marami silang maililigaw. May mga tao pa rin matatangay. At sabi nga dito, hindi nga may, kundi marami. May mga taong may tatangay. At ang sabi niya, verse 6, makakarinig kayo ng alingaungaw ng labanan at mga balita tungkol sa digmaan.
Tatlong bagay lang po i-share ko ngayon, no? Ang isang palatandaan ng muling pagparito ni Jesus ay yung rumors of wars. Yung digmaan, magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng gera. At wala pong problema kung ang doon sa Middle East magkaroon ng gera, bakit maliliit lang na bansa yan eh. Ang nakakatakot ngayon, sa totoo lang, yung ngayon po, yung ngayong 2023, ay yung nalalapit na digmaan kapag sinakop ng China ang Taiwan. Dahil ito pong mga bansang ito, no? One, ang China. Two, ang Russia. Three, ang Amerika. At naiipit ang Pilipinas sa gitna nila. Kasi ang panlaban po ng China, Russia at ang Amerika, hindi po toothpick. Alam niyo ba yung thumb wrestling, yung ganun? Naglolobot na to. No, mag-ready lang kayo ng isa. Hindi po ang panlaban nila ay Wallis Ting Ting na nag-iispadahan. Ang nakakatakot kasi dito, yung panggera nila, yung panlaban nila at yung pananakot nila ay nuklear. Yun ang problema. Ngayon dito sa Bible, ayoko na po kayo yung magbaboring pa kayo. Dito sa Bible, may nakalagay po na magkakaroon talaga ng nuclear war. Pero hindi magugunaw ang mundo. Ngayon, sinasabi niya na mismong si Biden na nagsabi na kapag inatake ng China ang Taiwan, ang liit-liit ng Taiwan, nasa 23 million lang ata ang population niyan, no, ang laki-laki ng China, ang dami-dami nilang pwedeng gawin sa lupain nila at sa mga citizen nila, naghahanap pa ng teritoryo. No? Ang China, lahat na lang sinasakop. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo mabuti at sabihin mo sa kanya, love kita. Sabihin mo sa kanya, mahalin mo na ako bago pa ako sakupin ng China. Inaagaw, mga agaw eh. Hanggang sa mamaya, wala ka ng bakuran eh. Bakit? Inaagaw na yung dagat mo riyan, yung mga mangingisda natin sa Zambales. Wala na. Hindi na maayos yung kabuhayan nila. Bakit? Sinakop na. Ngayon, ang next na plano nila ay sakupin ang Taiwan. At nagbitaw po ng salita si Biden na sabi niya, kapag ka in-invade ng China ang Taiwan, sasali kami. At kapag sumali po ang Amerika para depensa ng Taiwan, liit-liit na bansa, liit-liit na island, magulo na yan. Ngayon, ang Russia, in-invade niya ang Ukraine, isang taon na, hindi pa rin nila masakop. Bakit? Kasi nakikialam ang Amerika eh. Itong Ukraine, wala silang mga gamit, ang pinginawa po ni Biden, ang Amerika, at ng mga kaalyado nitong bansa, yung NATO, nagpadala ng mga tangke, nagpadala ng mga bomba, mga lahat ng mga kailangan nila. Ngayon, gera-gera, proxy war ang tawag, hindi direktang umaatake ang Amerika, pero tinutulungan niya itong bansang ito para hindi masakop ng Russia. Sabi nila, no, ilang araw lang babagsak ang Ukraine, pero ngayon, taon na, hindi pa rin masakop. At sinasakal po ng United Nations, ng Amerika, pasimuno po ang Amerika riyan, sa palagay ko naman ay tama, sinasakal nila ang Russia para hindi magkaroon pa, hindi sila maka-invento, sorry po, hindi sila makapag-produce pa ng ibang mga panggerang gamit kasi walang microchip eh. At sabi ng Japan, kapag ka pinasok, pag in-invade ng China ang Taiwan, ang Japan kakampi sa Taiwan, gera na. Merong konstitusyon ng Japan na ang sabi niya noon, hindi sila pwedeng makipaggera. Ang pwede lang sa kanila, dumepensa,
Pero nakita ng Japan na delikado sila kapag ang China ay pumasok sa Taiwan. Ibig sabihin, sobrang lapit na nila sa China. At sabi ko, ayoko na kayo i-boring pa rito. Binago nila ang konstitusyon nila na pwede na silang makipaggera. So ano pong ito? No? Billion na ang nagagastos ng Taiwan sa... Bakit? Kasi yung China, nagpapadala ng eroplano. Eh, every time magpapadala ng eroplano, eh, di magpapadala din sila ng eroplano. Mag-iiwasan ngayon yan. Eh, ang laki ng gasolina. Billion na ang nagastos ng Taiwan. Every time magpapadala sila ng eroplano, magastos yung gasolina ng eroplano. At sinasabi niya rito, number one, no? Magkakaroon ng digma, ng magkakaroon ng alingaungaw, ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. So, hindi nawawala yan. At ang susunod po, sabi niya, ito po ang advice ni Lord sa atin. Sa kabila ng nakikita niyo na ito na yung mga palatandaan ng muling pagbalik ko, sabi niya, huwag kayong matakot. Patuloy lang kayo. Huwag kayong mabagabag na dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa itong wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Next na sign. Pandemic. Iba po yung epidemic. Next na sign ay pandemic. Under po ito na sinasabi, magkakagutom. Kasi sa Pilipino, sa Tagalog, magkakagutom lang. Pero ang isang meaning nito ay mahihirapan ng mga tao. O hindi ba nahihirapan ang buong bansa? Ang buong mundo. Dahil lang din sa pandemic na ito. Pero saka na natin pag-uusapan. At ang isang sign na last na babanggitin ko po sa inyo rito, one, yung digmaan. Yung nakakatakot ang paghahanda ng digmaan. Ang gagaling nga eh. Yung drones. Alam niyo ba yung drones? May mga granada rin sa ibabaw. Ngayon, pag nagbukas yung tangke dyan sa baba, nandun yung drone eh. Pag nagbukas ng pinto, yung tangke, no, dahil lalabas yung tao, babagsak kanila ng granada. Shoot na shoot. Papasok doon sa tangke, sasabog. Makikita mo yung tao, nag-aapoy na. At ang daming namamatay. Hindi na tumitigil. Ngayon, kahit mga taong wala nang kaalam-alam tungkol sa gera, mga teenager, pinadadala na sa gera. Yung isa ay yung pandemic. At ang nakalagay po dito sa susunod, hindi natin tatapusin to. Ay yung lindol. Yung babanggitin ko sa inyo, mahaba ito, hindi na natin tatapusin. Bukas na iba. Pero ang isang sign na sinasabi niya, masahin ko po sa inyo, makakarinig kayo ng alingaungaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan, huwag kayong mabagabag, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom, i-explain ko pa sa inyo yan bukas, at lilindol sa iba't ibang dako. Last time, nabalitaan po natin yung tungkol dito sa Syria. Noong una sabi sa akin ni Pastor Danny, dahil nandun siya, sabi niya, alam mo na ba yung balita, boy? Sabi ko, hindi, kagigising ko nung. Sabi niya, yung lindol sa Syria. Sabi ko, ganun, ah, Syria, yan yung bansa na ano eh. Yan yung bansa na ayaw sa Diyos. Ayaw kay Jesus. Binabawal nila ang Kristyanismo doon. Sa Syria.
Kung ayaw mo si Jesus, eh siguro si Satanas ang gusto mo. At si Satanas po na parito para wasakin, nakawin, patayin kung ano man ang nasa iyo. So mga nahong, sa amin yung ganun, sumagot si Jesus, mag-ingat na huwag kayong maligaw nino man. Maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas. At marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Lahat ng pinagpapaguran mo sa sarili mo ngayon, mawawala yan. Lahat ng pinagpapaguran mo. Tingin po kayo rito ngayon sa akin. Tingin po kayo. Nakatingin po kayo sa isang taong tamad mag-aral. Hindi mo sa katabi mo, huwag mong gagayahin. Nakikinig ba kayo dyan sa admin? Narinig nyo ba o kailangan nyo ng speaker dyan? Okay lang? Okay lang? Nakatingin po kayo ngayon sa isang taong tamad mag-aral. Minsan may nagsasabi sa akin ito eh, Kuya Boy, bakit may sinasabi ang ganyan? Totoo eh. Alam ka naman sabihin ko yung masipag ako mag-aral. No? Sabihin mo sa katabi mo, hindi nag-iisa si Pastor. Bakit? Kasi alam niyo po, kung matatandaan ko pa, grade 3 pa lang ako, ayoko na mag-aral. Sabihin mo sa katabi mo, akala ko nag-iisa ako. Grade 3 pa lang ako, nagsabi na ako sa nanay ko na ayoko na mag-aral. Ang inisabi ko, magko-correspondence na lang ako. Alam nyo ba, yung by through mail, yung sulat, magpapadala ng materials yung kumpanya o kung ano man yung school. Ngayon, may libro dyan, babasahin mo, susulatan mo, sasagutin mo, yung mga test paper mo, papadala mo, gagrade ang kanila hanggang sa makagraduate. Sabi ko, magkagano na lang ako. Eh kasi alam naman po natin na hindi lahat ng bagay sa school, yung academic lang matutunan, kailangan mo matutong makisama. No. Sige, sabihin mo sa katabi mo, mag-amin ka. Ang hirap mong pakisamaan eh, sabihin mo nga. Ngayon, sabi ng nanay ko, hindi pwede anak. Sabi niya, grade 3 pa lang ako noon, ha? O di sige, grade 3, grade 4, grade 5. At hindi po ako magkakamali nung grade 4 ata ako o grade 5, di ko matandaan. Hindi ko alam eh, hindi ko alam eh, ano ba yung nakalagay dyan sa ano, mga pangalan ba ng Bible yun, tayo pa naglagay noon, no, talaga yung school. Kasi nandun ako sa Hagay eh. No, meron kawikarian, ano yun, tayo ba naglagay noon o tayo ba naglagay ng mga sec, ng ano, ng mga classroom rin? O talagang yun ang original ng school? Ngayon, hindi ko alam kung grade 4 o grade 5, hindi ko po matandaan. Usually kasi ang section ko noon, naglalaro lang sa section B at saka section C. Ibig sabihin, pag napunta ka sa A, ay, yung mga matatalino yan. No? Sabihin mo sa katabi mo, cannot be rich. Pag tamad ka mag-aral, hindi ka magiging section A. Ngayon, hindi ko po matandaan nung grade 4 ako o grade 5, dahil ang tagal na eh. Napunta po ako sa last section. Bakit? Kasi doon sa last section, doon naipon lahat ng bobo. Naipon lahat doon yung mga tamad, yung mga may, yung hindi naman special child ha. Pero napunta ako doon at naapektuhan ako. Sabi ko, di na ako sasama, di na ako uulit. Yung kumbaga, ayaw ako na dito sa section na to. Bakit? Lahat ng katabi mo, ang haba ng mata.
Pag mag-i-exam kayo, talagang, kumbaga, isang kilometro ang layo at nakatingin sa'yo yung ganun sa test paper mo. Pati nga pangalan ko, kinopya eh. Tapos doon ko po naranasan na yung last section na yun, nasabi ko nga sa inyo, yun na yung koleksyon ng mga bobo. Pero mayayaman ha, doon lang ako nagkaroon ng mga kaklase na last section, pero ang yayaman. Bakit? Lahat ng mga kaklase, hindi naman lahat, karamihan po ng mga kaklase ko, may mga kanya-kanyang lupa. Pag pumasok, dala-dala yung lupa nila, may mga kanya-kanyang lupa eh. Hindi mo sa katabi mo, mayaman ka nga nung elementary ka eh. Hindi ko po makakalimutan, literal po, makikita kong gano'n, isang linggo nang hindi na, hindi naliligo. Bakit? Naamoy. No? It is you that they're talking about. Ngayon, sabi kong gano'n, hindi na, alam niyo po, doon sa elementary kong yun, hindi na ako na ano, ayoko na. Hindi na ako, ayoko na bumalik doon. No, naglalaro na lang ako grade 4, grade 5, grade 6, nandun ako sa BC. So, busy ka na. No. So, ayan po. Ngayon, nung ano, high school na lang. Sige. Ayan. Hindi ko po alam. Meron ba sa inyo magiging honest ngayon na magsasabi, first time ko na in love, elementary ako. Sabi ng amen. Alay. One time nga, nagtanong ako eh. Sabi ko ganun. Sa ano po to, sa some central church, sabi ko, sino sa inyo, ilang taong kayo nung first time kayo nakatanggap ng love letter? Sabi nung isa, ako po, sabi ko, anong grade ka? Grade 3, isip po nakatanggap love letter, marunong na bang sumulat yung grade 3 ng love letter? Oh, sabi ko, mayabang din to eh. Ay, okay po, so high school. Nung high school, natapos na po ang kalbaryo ko. Sabi ko, ayoko na mag-aral. Ayoko, tamad nga ako eh. Ayoko na mag-aral. Ngayon, ang sabi ko sa tatay nanay ko, para mapagbigyan ako na huwag nang mag-aral, so magsimula ka na lang sa stop. Sabi ko, nay, tay, titigil muna ako mag-aral. Napagod ang utak ko eh. So stop. Sige, sabi ng nanay tatay ko, sige, pahinga ka. 1 year. Alam niyo, doon ko naranasan po. Hanggang ngayon, di ko makalimutan. Yung time na nauubos yung araw mo na wala nangyayari sa buhay mo. At pagkatapos ng 1 year, na-born again ako. Dapat kasi 16, pasok ka na ng college. Pero 17 po ako nagpumasok ng college. Ano nangyari sa akin? Na-born again ako. No? Tulak mo nga yung katabi mo, sabi mo, na-born again si pastor. At doon po sa pagka-born again ko, nakita ko po ang impyerno. Nakita ko. Nakita ko isang malaking kuweba na mataas pa rito, ang dilim. Ang pitch black na talagang kahit yung kamay mong ganito, ilagay mo sa tapat ng mukha mo, hindi mo makikita sa dilim. Nandun po ko na hanggang sa doon sa parting babang yun, may liwanag. No, kulay orange yung liwanag niya. Nandun ako sa isang malaking kuweba, nag-iisa. At, ano, titingnan mo? Siyempre, titingnan mo yung pwede mo lang makita. Yung pwede ko lang makita, yung konting liwanag doon na doon, maliit lang, parang ganyan nga lang eh. Yung area na maliwanag. At di tinitingnan ko. Somehow, ito po, ilang beses na nangyari sa akin, katulad po nung na-hospital ako itong mga nakaraan taon. Doon sa vision ko po, nakita ko yung impyerno, pero hindi ko alam na impyerno. Sabi ko, bakit, anong ginagawa ko rito? Bakit ako nandito? Bigla ka, nadala ka na lang doon eh. Hindi ko alam na impyerno yun eh. Kasi wala naman ako sa apoy. Nandun po ako sa, na habang tinitingnan ko po yung liwanag na yan, naging aware ako sa paligid ko na nandun ako sa tuktok ng isang bundok. At nakatingin ako roon sa baba at doon sa, maliit lang, sabi ko sa inyo, ganyan lang, oh, na may liwanag na kulay orange.
At habang tinitingnan ko, para bang camera na nagzo-zoom. Last time na naranasan ko po ito nung na-hospital ako, na izo-zoom ko yung mga larawan. Gising ako noon eh. Pero na-zoom ko yung larawan. At nandun po ako sa isang napakalaking kuweba. Laki ng space. Pero habang tinitingnan ko yung liwanag na yun, nagzo-zoom. At nakita ko po, kulay orange siya na bagay. At nakita ko na yung bagay pala na yun na kulay orange ay lava. Pinakamagandang definition ko po, parang kumukulong lava. Pero hindi ko siya nare-recognize na lava. Nakikita ko siya na parang tunaw na bakal. Molten metal. At habang tinitingnan ko, doon sa ibabaw niya may mga itim na parang dumi, latak sa ibabaw nung molten na basta ang tingin ko po rin, parang hindi ako nagkakamali, molten aluminum. Kasi nakikita ko sa YouTube eh, na ganun ang itsura, molten metal, molten steel, no, tunaw na bakal. At doon sa ibabaw niya, may mga parang lupa na tuldok itim, na parang latak, no, na parang pamintang itsura niya na doon sa ibabaw. At habang tinitingnan ko po, nagzo-zoom yung vision ko. Nakita ko na yung mga itim pala na nandun sa ibabaw nung molten steel. Hindi pala paminta, hindi pala latak. Nakita ko po na mga ulo pala ng mga tao na nakalubog doon sa kumukulong bagay. Habang nakatingin po ako, nagzo-zoom na hanggang sa nakita ko yung ulo nila na nakaibabaw na mata na lang ang nakalabas. Hanggang sa mamay lalabas yung kamay nila. Para silang nalulunod doon sa laban na yun, nagtatry silang umangat na ganyan habang sumisigaw. Naalala ko ngayon. Hindi pala mga parang dumi lang yung nandun sa ibaba, kundi mga ulo ng mga tao na yung katawan nila nakalubog doon, na sinusunog. Narinig ko yung sigaw nila na umaangat, parang nalulunod. Kita ko yung impyerno. Kaya ako naboy naging takot ako. Sabi ko, ayokong pumunta rin. Bakit? Kasi alam ko naman eh, sa sarili ko, doon ako pupunta. Bakit? Tinatakbuhan ko ang Diyos. Nagsisimba na ako, no? Pwersado kami magsimba. Nagkaka-slay na yung mga tao rin. Pero ako, tinitigasan ko yung puso ko, yung mukha ko, hirap na hirap. Umiiyak ako, pero ayokong tanggapin, ayoko. Nagka-slay na sila rin. Nagka-slay na sa harapan ko, nagka-slay na sa likod, pero ayokong tanggapin. Ayoko yung buhay ng boy na ganyan. Isa, dalawa, tatlong beses, lima, isang taon, dalawang taon, nagsisimba kami. Hindi po, nawala ang anointing. Nandun ang anointing. Pero, ayoko eh. At, yung last na attempt ng Diyos, nakita ko yung totoo. Sabi ko, ayokong pumunta niya, ayoko.
Doon ako na born again. At yung isang bagay na nagkaroon ako, yung mga taong hindi pa nakakakilala o tumatakbo sa Diyos, naramdaman ko na yun yung magiging assignment ko. At ang pinakamagandang way para maabot ko yung mga tao ay mag-aral ako. Pumasok po ako ng college, born again ako, at ang assignment ko, lahat ng kaklase ko, share ko. May dahilan na ako para maging masipag, mag-aral. At yan yung time na doon ko nakilala sila Eli, si Leia. Hanggang sa nag-ugat-ugat na yan, sila King, sila Myra, si Maribel. May reason na ako para mabuhay. May reason na ako para mag-aral ulit. Sa buong pag-aaral ko, yung isang subject ko, ang goal ko sa semester na to, masyaran silang lahat. Next subject ko, gagawa ko ng parang masyaran silang lahat. To whom much is given, much is required. Nakita ko yung impyerno. Alam ko na eh. Hindi ito yung time na magtamad-tamad ka. Kasi Panginoong Jesus, maghari ka, maghari ka. Sa sense ko ngayon, ito na yung mga huling yakap ng Diyos sa atin. Ito na yung mga last na embrace
ito na yung last na yakap. Kasi ang next na yakap na ibibigay sa atin ng Panginoon pag nasa langit ka na. Hindi ko naman meaning na bukas wala nang hindi na natin mararamdaman yung yakap na yung mararamdaman natin sa mga susunod na buwan. Pero ito na yung last days. Last days. Tapos na yung 2,000 years. Kumbaga sa oras ko ngayon, kailangan ko na mag-close. Due time na eh. Tapos na yung service. Kailangan ko na mag-close. At ang sinasabi ng Diyos sa atin, closing time na. Alam nyo, ang hirap manatiling safe pag walang anointing sa'yo. Yung mga tao na matuwid, eh, hirap na hirap pang maligtas. How much more yung mga malalayo sa Diyos? Yun yung binasa ko sa inyo. Closing na. Pero ang dami pang trabaho. Eh sana naman, alam nyo mga kapatid, eh, sana naman hindi na yung tayo pang tatrabahuin lang. Diyos, kailangan nating magtrabaho para sa ibang kaaluluwa. Hindi yung ikaw pa rin ang tatrabahuin na kailangan magbalik loob ka. Kailangan magpagamit ka. Hanggang kailan yan na ikaw yung tinatrabaho. Time na para ikaw naman yung magtrabaho. Ikaw naman yung gagamitin ng Diyos. Eh ngayon, hindi ka naman magamit ng Diyos kung basag ka. Kung hindi ka okay. Panginoon, sumabi ka, maghari ka. Panginoon, sumabi ka. Sige po, tingin kayo rito. Ang isa pong isang requirement sa atin ay yung tinatawag pong maging honest ka. Pagka pupunta ka sa doktor, magpapagamot, pag tinanong ka ng doktor, maging honest ka, huwag may tatago. Kasi ginagamot ka niya. No, para mapabuti ka. At ang isa po na katangian na para matulungan tayo ng Diyos ay yung maging honest ka. Sabi niya, itong araw ng kaligtasan, itong araw ng andun yung sinasabi mo, halika, halika, lapit. Andun yung sinasabi ni Lord sa atin na halika, iyakapin kita, halika. Minsan kasi lalapit ka sa Diyos. Yung honesty. Tinatawagan ko po lahat ng mga baguhan na kung gusto mo si Jesus, siguro iba sa inyo ready na, iba hindi ba. Diba may 1 week tayo. Pero may mga tao po, meron po sa inyo na kailangan umami, na kailangan kong magbalik loob sa Diyos. Kailangan mong aminin yan. Hindi ako naging okay. Puro LCM ako. Puro takbo ako. Puro pagsuway ako. Natakbuhan ko si Jesus. Kailangan maging honest ka. Nahiling ko po natatayo kayo. Yung mga taong ito, hindi ko pa kayo matawag dito dahil masikip. Pero andun yung tatayo na magsasabi na kailangan kong magbalik loob sa Panginoon. Nawa
na kailangan ko ang anointing ng Diyos, kailangan ko yung maayos ako, kailangan kong magbalik loob. Kung isa ka, maging honest ka, maging matapang ka, nagtatayo ka ngayon. Huwag po kayong mahiya. Habang inaawit natin ito, ano po yung Lord, ayusin mo. Kasi kung sarili mo, di mo nga kaya eh. Kasi kung kaya mo, di bakit ka pa napunta sa ganyan? Sige, sige po. Huwag po kayong mahiya. Tayo po kayo na Lord, kailangan ko maayos. Huwag po kayong mahiya. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka, sabi. Alam niyo po isang ano, sige, salamat po sa pagtayo ninyo. Alam niyo isang kailangan, stay po kayong nakatayo, stay kayo. Yung isa pong dapat, yung magsasabi na Lord, ayusin mo ako, ito po. Yung takot mag-soul winning. Naku, yan ang isa sa mga kailangang maayos. Na Lord, takot ako mag-soul winning. Takot ako mag-share. Alam ko dapat kong gawin ito, pero takot ako. Maging honest ka, kung kailangan mo umamin, tumayo ka ngayon. Natakot ako mag-soul winning. Takot ako mag-share. Natatalo ko ng hiya. Natatalo ko ng takot. Kasi ito yung kailangan ng Diyos ngayon eh. Nahihiya ka na mag-share, nahihiya kang mag-open ng salvation sa mga tao. Ito yung mga kailangan maayos. Sige po, kayo mahiya ngayon. Tayo po kayo kung kasama kayo dito sa nahihiya ako mag-share. Kasi yung anointing nandito eh, para andito yung anointing para ma-break yan eh. Magkaroon tayo ng tapang. Sa buhay ko. Sige po, wag po kayong mahiyang tumayo kasi kailangan po natin ito para ayusin po tayo ng Diyos. Jesus, maghari ka. Maghari ka. Tao po, masipag magsimba pero tamad, takot. Nahihiyang mag-share. May fear. Habang inaawit natin to, mga counselors, kayo na lang po, ipag-pray nyo yung mga counseling nyo. Kung may nakatayo na kayong counseling, pag-prayan po kayo habang inaawit natin ito. No? I-pray nyo sila kasi sila ngayon yung pansamantalang pastor ninyo. Huwag po kayong mahiya. Waitin po natin. Ano, nung balik. Sige po mga counselors, pag-pray po natin yung mga counselors natin. Nung balik sa iyong katwina. Ngayon yung hindi naman nakatayo, mag-pray kayo sa isa't isa. Mag-prayan po kayo, no? Para lahat tayo nananalangin, mag-pray tayo sa isa't isa. Mga counselors, pag-pray nyo ngayon, yung mga counseling ninyo, nakatayo man sila o hindi. Mga counseling, pag-pray nyo po yung mga counselors, pag-pray nyo yung counseling ninyo, nakatayo man o hindi, may prayer tayong lahat.
nanunumbali sa iyong Pastor, pakialalayan po yung mga counselors sa iyo kung may mga miyembro kayo rito. Kalat po kayo, kumalat kayo. Mga pastor, puntahan niyo po yung mga miyembro ninyo. Pakialalayan po yung mga counselors dito. Kung yung mga miyembro niyo, puntahan niyo. Kung kailangan niyo ipag-pray, ipag-pray niyo po. Mga pastor, pakipuntahan niyo po yung mga counselors at yung mga miyembro niyo. Thank you.
po, kung tapos na po kayo pag-pray, upo muna po kayo. Rapture, no? Okay na po. So, papasadahan ko po ito sandali. Rapture. Magkaiba po ang rapture sa second coming. Ang rapture, bababa si Jesus, pero hindi siya lalapag sa lupa, hindi siya lalanding. No, nandiyan lang siya sa taas. Makikita lang lahat yan. Bakit? Biglang mawawala mga tao eh. Yung second coming, maglalanding siya rito sa bundok ng Olivos, no? Mag-start siya ng physical government o actual government dito. Yun ang second coming. Pero yung rapture, hindi siya bababa, nandiyan lang sa alapap. Ngayon, ito po ang chronological order, no, na kailangan pasadaan ko. Maganda sana meron po tayo dito ng chart, no, kaso wala eh. So use your imagination, no. We will use our imagination. Dito po sa unang Tesalonica chapter 4, sabi niya ganoon, dito po sa verse 15, sabi niya itong aral ng Panginoon, hindi po ito katang-isip. Rapture po ang tinutukoy natin dito. Na sinasabi naman namin sa inyo, pagparito ng Panginoon, ito po yung rapture. No? Ang sabi niya, tayo yung mga buhay ay hindi mauna sa mga namatay na. Ano ibig sabihin nito? Kasi sa rapture po, bababa ang Panginoon, susunduin niya yung pamilya niya. May mga aabutan po ng rapture na hindi na makakaranas ng kamatayan. Kasi ang unang rapture po, na kasi may mga rapture po rito sa Biblia eh. Ang unang rapture na nangyari ay noong time ni Enoch. Siya yung unang na-rapture. Kinuha siya ng Panginoon. Hindi siya patay. Buhay siya at pinapakain ng Diyos sa langit. No? Ngayon, sabi niya, ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauna sa mga namatay na. Pag dumating ang Panginoon sa langit, sa bababa siya, dito sa, dyan sa alapaap, susunduin niya yung mga namatay na mga Kristiyano at mga aabutan pang buhay. No? Umaasa po tayo, ako, na hindi ko na mararanasan ang kamatayan. Kaya sayang lang yung St. Peter's plan. Bakit? Plano ko, sasama na ako sa rapture. Hindi na ako ililibing. Hindi ko mararanasan ang mamatay. No? Ngayon, sabi niya, kukunin yan. Kukunin ang patay at ang buhay. Pero sinasabi niya rito, hindi mauuna na kunin yung buhay. Ang una niyang kukunin, yung patay. Ano ibig sabihin ng patay dito? Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na born again. No? Bubuhayin muna. Asan ba sila? Yung mga katawan nila. Kasi po, ang katawan natin ng mga Kristiyano ay kasama sa binili. Pag naiwan mo yung panyo mo, baka di mo nabalikan sa kampe. Pero kung yung cellphone mo na sobrang mahal, babalikan mo yan. Bakit? Mahal eh. Tayo po ang mahal ng Panginoon. Kaya babalikan niya, alin? Tayo, alin? Yung katawan natin. No? Bubuhayin niya yan. Ngayon, yung mga namatay na, saan sila nakalibing? Di sa libingan. Yung iba naman, nalunod na, kinain na ng pating, no, kinain ng kung ano. Ang sabi niya, babalikan niya yung mga katawan na yan. Kasi bakit? Kasi tinubos na yan eh. No, property ni Lord yan, babalikan niya yan, ganyan kahalaga yan. At sabi niya ganun, bubuhayin muna ang mga patay sa araw na yun, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. So, bubuhayin sila. Lalabas sila sa libingan. Bakit? Nasaan ba yung katawan mo? Nasa kahon ng posporo. Hindi ah. Nakalibing eh. So, bubuhayin yan, bibigyan ka ng bagong katawan. Ngayon, yung katawan mo, sabihin mong ganon, babata ka. Magiging hindi ka na pilay, hindi ka na bulag, hindi ka na bingi,
may bago ka ng katawan. Bibigyan ka ng bagong katawan, tapos babango ka sa libingan. Ngayon, ayoko sa kayo boring ng todo rito eh. Ngayon, kapag ka bumangon yung patay, usually, actually, makikita ng mga tao yan. Kasi yung tinatawag pong kisap mata, yung in a twinkling of an eye, hindi naman yun yung rapture eh. Yung twinkling of an eye, okay, bumilang kayo ng isang segundo. Okay, 1, 2, 3. Yung twinkling ay yung isang segundo, hatiin mo sa 1,000. So, ganun kabilis. Ayan. Ngayon, yung twinkling of an eye, yung sa isang kisap mata, actually, hindi ka ira-rapture. Naku, dapat hindi ko sinabi pala ito. Kasi may papapanood kami sa inyo eh. Pero similar na similar, ang sabi niya, in a twinkling of an eye, bibigyan ka ng bagong katawan. No? Babaguhin ka niya na sabihin mo sa katabi mo, mawawala na yan tiyan mo. Sabihin mo sa babae, gaganda ka. Magiging bata ka ulit. Ngayon, ito pong kwento rito, yung illustration dito, yung mga namatay ay bubuhayin, lalabas sa libingan yan. Alam mo, may namatay dito, huwag kayo po kayo magtakbuhan, ha? Kasi lalabas siya riyan sa gitna, may nakalibing pala dyan, na born again. No? Lalabas yan. May aahon yan. Pero hindi na siya mukhang zombie. Mukha na siyang anghel. Maganda na siya. No? Maayos na siya. Hindi na siya agnas. Hindi na siya bulok. Hindi na siya kalansay. Meron na siyang bagong katawan. Bakit? Kasi hindi ka pwedeng tumira sa langit nang ito pa rin ang katawan mo. No? Babaguhin, bibigyan ka niya na parang fit sa langit. At sabi niya, sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos na ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ng Panginoon. So, ang illustration po rito, yung mga namatay dyan, kung meron man namatay dito sa States, lalabas lahat yan. No? Paglabas nila, baka nga magka-crush ka pa eh. Bakit? Eh magandang itsura nila, hindi sila bulok. No? So, na-imagine nyo, sa time ng rapture, yung mga patay ay mabubuhay. Marami pong, saan kaya lugar ang maraming na libing na born again? Saan? Bihim sa katabi mo, knock-knock, tatapos na tayo. Saan kayang lugar na maraming na libing na born again? Siret. Sa libingan. Sementeryo. Diba? Adi maglalabasan lahat yung mga yan. Alam niyo, sabi ko nga, ako'y tuwan-tuwa na every time sasabihin ko to, kasi napakaganda na maganap ang rapture sa November 1. Yung mga gising, naintindihan. No? Ngayon, aakyat lahat yan. Pero doon lang sa dyan lang sa Alapaap dyan. No, wait lang, mag-i-stay sila rin, stop over. Pagkatapos tayong mga buhay, ay bibigyan din ng bagong katawan at aakyat din tayo. Maghihintay yung mga binuhay, yung mga namatay na binigyan ng bagong katawan, maghihintay rin at tayong mga buhay ay sisimula ng umangat sa lupa habang hinihintay tayo ng mga binuhay, sasalubungin natin ang Panginoon at tayo'y sabay-sabay niyang ipapasok sa langit. At sabi nga niya rito sa araw na yun, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay ay titipunin niya sa ulap at isasama ang mga binuhay upang salubungin sa papawirin ng Panginoon. Sa gayoy, makakapilang niya tayo magpakailanman. Eto na ang forever. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamagitan ng mga aral na ito. Ito po yung rapture. Ngayon, ano mangyayari? Milyong-milyon ang mawawala sa mundo ng ganun-ganun na lang. Pag-gising mo, bakit wala na yung kapatid mong ang hilig magsimba? Pag-gising mo, bakit wala na si tatay, nanay?
simba ng simba. Mababalitaan mo na lang sa TV, sa radyo na milyong-milyon ang nawawala. Hanggang sa ma-realize mo, nung Camp 2023, narinig ko to na sinabi ni Pastor Boy, naganap na ang rapture at hindi ako nakasama. Pag nangyari yun, naiwan ka, mag-start na po ang 7 taon ng Great Tribulation. Lalabas na ang Antikristo. Dito po sa Thessalonica, dito sa 2 Thessalonica naman, sabi niya, hindi darating ang Antikristo hanggat nandito ang church. Dahil ang pumipigil sa pagdating ng Antikristo, tao po literal ito ay ang church. Hanggat nandito ang church, kaya nga nag-aapura tayo. Bakit? Kasi alam natin, darating ang time, maniwala ka man o hindi, ang rapture magaganap at magaganap. Okay, last, buksan niyo po dito sa Matthew 24. Medyo lalaktaw ako ha, sa chronological order. Sabi niya, makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa at na tinutukoy ni Propeta Daniel. Kapag nangyari ito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas. Kapag nangyari na ang mga senyalis na ito, lalaktawan ko po ha, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Alis na kayo rin. Punta kayo sa kabundukan. Ang mga nasa bubungan ay huwag nang mag-abala. Huwag nang mag-alala. Mag-abala upang bumaba, upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. Ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng damit. Kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na yun yung may mga kilig na bata. Kawawa sila pagka nangyari itong mga ganito. Nilalaktawan ko. Hindi po ito yung rapture. Pero pansinin niyo po rito. Mga workers, makinig po kayo, mga lahat po ng mga pastor, lahat ng may mga ministry. Bakit dito sa verse 16, sabi niya, kapag nangyari ito, takbo na kayo. Takbo na. Tumakas na kayo sa kabundukan. Huwag kayo magstay sa city. Pero sa verse 17, ang mga nasa bubungan, huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit na ano sa kanyang bahay. Sa verse 18, ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha pa ng damit. Bakit ganun? Yung isa sabi niya, tumakas ka pag dumating ito. Punta ka na sa bundok, huwag kang magstay sa city. Bakit? Huhulihin ka. Tapos sabi niya rito sa isang verse, yung mga nasa bukid, huwag na kayong umuwi. Takbo na. Pero dito sa verse 17, ang sabi niya, ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba. Stay. Hindi po natin makukover ngayon, pero bakit iba-iba? Lalo na rito sa verse 19, kawawa ang mga buntis sa time na yon. Pag nangyari itong mga events na ito na nilalaktawan ko po. Pero kakaiba ito, mga pastor, mga workers, lahat po ng may ministry, makinig po kayo. Ayon sa Bible scholars, sinasabi niya dito sa verse 17, yung mga nasa bubungan, pag end times na, pagka andito na ang huling panahon at nandito na nga, huwag na kayong mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit na ano sa kanyang bahay. Isa lang ang sinasabi niya. Pagka nakikita niyo nang nangyayari ang mga digmaan, lindol, pandemic, huwag kang aalis sa ministry mo. Stay ka lang. Huwag kang mang-iiwan ng bahay. Pagka nakikita mo na nagkakagera na,
Pag nakikita mo na na libo-libo na ang namamatay sa lindol, andyan na ang pandemya, ang kahirapan, sabi niya, stay ka lang, huwag kang tatakas. Hindi ito yung time na mangiiwan ka. Pag nakikita mo na na nagaganap na ang mga kulang ito, mga propesiyang ito, stay faithful. Huwag kang mangiiwan ng tahanan. Huwag kang mangiiwan ng church. Huwag kang mangiiwan ng ministry. Stay ka lang. Stay faithful. Malapit na ang katapusan ng timetable ng Diyos para sa simbahan. Paparating na ang rapture. Susunod na yan, second coming na. Paparating na ang Antikristo. Sabi niya, baka pwede pa ako magtrabaho. Kung tinawag kang full-time, stay faithful. Huwag lang mag-abala. Hindi, arimuhan to eh. Arimuhan to. Stay faithful. Sa ministry, do not leave your house. Do not leave your ministry. Stay ka lang. Kasi doon ka kukunin ng Panginoon, saan, sa bahay mo, sa ministry mo, sa paglilingkod mo, doon ka kukunin ng Diyos. Stay ka lang. Stay ka lang. Mari, nagkakagulo na, nagsisigawan na, nagkakahulihan na, nagkakamatayan na, nagkakalindulan na, lahat ng mga senyales. Ilang pa lang yung binanggit ko po rito, itutuloy po natin ito, pero sinasabi niya, kayong mga nandun sa bahay niyo, sa bubong, stay where you are. Maging faithful ka lang. Huwag kang maiiwan. May advice siya doon sa iba. Kung sa mga nagtatrabaho, sige, malis ka. Mga nasa bukid, sige, malis ka. Pero ikaw na nandun sa tahanan ng Diyos, stay where you are. Maging faithful ka. Hindi ito ang time na nag-iisip ka na iwan ko kaya muna ministry ko. Hindi ito yung time. Mag-aabala muna akong iwan ang ministry ko. No, sabi niya, huwag kang mag-aabala. Natili kang matapat sa tahanan ng Diyos. Taas mo ngayon dalawang kamay mo ganyan. Sabihin, Lord, gusto kong abutan mo akong matapat. Lord, gusto kong abutan mo ako na hindi lang iwan. Andiyan ang anointing ngayon. Gusto kong abutan mo ako na hindi umalis. Yung iba nagtakbuhan na. Yung iba tumakas na. Mag-stay, Lord. Mag-stay ako, Lord. Mananatili ang tapat. Hindi ko iiwanan ang gawain. Sige, sabihin niyo po sa Panginoon niyo. Kahit nakikita ko na yung mga senyales na malapit na dumating ang Panginoon, kailang isave ko yung sarili ko. No. Stay akong faithful. Nanatili akong tapat, Panginoon. Express, sabihin mo sa Panginoon niya. Mananatili akong tapat, Panginoon. Go.
kung saan mo ko tinawag. Stay ako, Lord, mag-stay ako. Sabihin natin, sige Panginoon, dumating ka na. Sige po, sabihin natin sa bibig natin, sige Panginoon, dumating ka na. Ingatan mo yung mga taong naghihintay sa'yo. Come, Lord Jesus. Sige Panginoon, dumating ka na. Nanunumbalik sa iyo,
kayo pa lang, malakas na nga ang hinting. Pero pagod na yung mga tao eh. Ang isa pong goal ng camping ay dalhin kayo sa kalooban ng Diyos, ipatupad ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo may camp kasi para mailagay kayo sa kalooban ng Diyos. Sa mga nakakaintindi, doon sa loob mo mayroong alarm, a sense of urgency na malapit na siyang dumating. Kailangan natin tapusin ang trabaho kasi hindi maghihintay ang Diyos eh. Kasi may time limit siya, may timetable siya. Nasabi nga rito sa Revelation na dumating ang harvest pero ang dami na bulok kasi tinamad yung mga mag-aani. Hindi ginawa nung mag-aani yung dapat niyang gawin. Sabi nga yung term na pa, petix. Natapos ang harvest pero ang dami pang hindi naani. Pero hindi kasi pwedeng maghintay ang Diyos eh. Kasi may timetable siya eh. Kailangan niya irespeto yun eh. Kaya nga, may camping tayo ngayon para kumbaga ilagay ng Diyos, i-injection ng Diyos yung urgency na yun na kailangan mag-apura na. Kailangan ng mga taong magagamit. Pero kung yung tao po itatamad-tamad o duwag, hindi rin siya magagamit. Kaya kailangan nating ma-encourage. Huwag po kayo mag-alala. Lahat ng inabonan nyo, ibabalik ng Diyos. Siguro bukas ko nalang banggitin na yung sabi niya, lahat ng ginawa mo rito sa lupa, re-reward sa'yo rito sa lupa. Usually sa mga first day ng camp, hindi ganito kalakas ang anointing eh. Panginoon Jesus, po, tingin po kayo rito, i-close po natin itong service natin. Sa Bible, ang daming mga sabi niya, alam niyo ba, pag may sakit kayo sa puso, may mga pagkaing bawal kainin. Ngayon, tayo po na ginagamit ng Diyos, may mga bawal na tayong gawin. No? At sabi niya, dapat ito yung mindset niyo. No? Na, alam niyo ba yung kabayo? Yung sa kalesa, bakit may takip yung mata? Kasi ang side po ng tulad ng usa, kabayo, ganyan, kung tawagin po ito ay prey, P-R-E-A-E, hindi prey, A yun eh, yung ganyan. Nasa side ang mata niyang mga yan. Hindi katulad ng aso, pusa, nasa front. Ang tao, front ang mata. Pero yung kabayo side, para nakikita niya dito, nakikita niya rin. Bakit nilalagyan ng harang yung mata niya? Kasi yung kabayo po, pag may nakitang maganda rito na gustuhan niya, pupunta yan doon. Hindi yan dederecho. Mamang problema lang yung driver. No? Dapat, sabi ni Jesus, straight lang ang tingin. Huwag kang magpapadistract. Ngayon, may nakalagay po sa Bible na ito dapat yung mindset mo. Ito dapat yung attitude mo para makasama ka sa rapture. Pag-uusapan po natin ngayon yan,
At meron po tayong special guest na galing sa Harvard University. No, Harvard Binondo. Para magbigay po ng kaunti pang kaliwanagan na ito po yung treat ko sa inyo. No, darating si Brother Jomar. Ang schedule niya ay katanghalian. Magtuturo siya ng katanghalian. Yung welcome natin siya, bigyan natin siya ng mainit na hangin. No? Pipilitin niyo po dito masusubukan yung makakatulog ay hindi sasama sa second coming. Pupunta siya rito at magtuturo tungkol sa end times at ito po ay isang pagsubok ng buhay na dapat ninyong pagtagumpayan. Nalala ko dati, mayroon pong isa pong nanay na umupo dyan, nagtuturo siya, biglang pumikit, kapikit siyang ganyan. Hanggang natapos si Brother Jomar, nakapikit pa rin. No, bandang uli, sabi ni Jomar, buhay pa ba kayo? Dahil, ano yan eh, torture talaga yan, pero kailangan nating mapagtagumpayan ito. Amen po ba? No, ngayon, siguro tingnan po natin, may sinasabi siyang mindset mo eh, kasi kapag hindi ganyan ang mindset mo, mawawala ka talaga sa ministry. Hindi ka tatagal. No, kahit pa sabihin mo, akala mo malakas ka, pero hindi ka tatagal kapag ka hindi malakas ang willpower mo, yung mindset na ito lang ang iisipin mo, ito dapat ang isipin mo, kasi pag inisip mo yung ibang bagay, mawawala ka, para ka magiging kabayo. Yan ang sinasabi ng Diyos sa Psalms 32. Huwag kang parang kabayo na kailangan pang hatakin ka para lang tumigil ka. Sabi niya ganun, straight lang pag-usapan po natin. Sabi mo, para tumagal ka hanggang rapture, sabi mo sa katabi mo, kailangan maayos ang isip mo. Ayan. Ngayon, alam niyo po yung mga tao kasing urong-sulong halimbawa sa pagbibigay. Ay, bibigay ko na yung ano, yung offering. Ay, hindi ko bibigay. Ay, hindi ko, yung mga ganyan-ganyan. So, hindi mo alam yung ano, hindi maayos ang mindset mo eh.